Isabela, ang sentro ng agrikultura. Buwan na naman ng alihan at buwan ng pasasalamat para sa masaganang kita. Ika nga nila, panahon na naman ng kasiyahan dahil sa ilang buwan ng paghihintay, pag-aalaga at sakripisyo upang mapaganda ang kanilang palay, panahon na naman para anihin ang kanilang mga tanim. Magkano ng 1 kilo ngayon? Ilang bagay ako. Ha? Atas kitagay mong pag-deliver na isa si Lola Florenda na tagapulot ng palay pagkatapos ma-repair at kanyang ibebenta. Dahil panahon na naman ng tag-ulan, karamihan sa mga palay ay nakadapa. At isa sa mga tripulante ay ginagapas ito upang sa ganun ilagay din sa repair. Sir, walang may tikipit tayo si Sir Kaban. Walang may tikipit tayo sa Kaban. Oo, nakikipagin. Doon ka nito, lima naman lang. Si Sir Ninyo, ang kanilang boss or nagmamay-ari ng rice harvester o reaper na kanilang tinatawag. Sa 100, ang magiging porsyento, 15 kaban. Pero kung nakatayo, 10 lang. Mas makonsumo kasi pag nakahiga yung palay. Saka matagal, mabagal yung takbo ng makina. At sila naman ang mga tripulante. Sila ang managbubuhat, nagkukumpuni at nag-aayos sa mga sakusakong palay at nagdadala sa may-ari ng lupain. At sila rin ang may pinakamahirap na gawain. Sir, bilang tripulante, magkano kinikita niyo per kaban? Meron ba yung trabaho? Oo, oh, siyempre para sa pamilya. Yes, sir. Kahit mahirap ako, nagagawa namin, nagtitiis pa rin. At umulan umaraw, sumusulong pa rin para sa pamilya. Okay, rabi sir, sansanong kami natang. Magbuntang kami yung bete, tuto. Yan, ang usang minatata, nasambulan ng pamilya. Sir, mayroon yung naligat yung trabaho ng usang may. Daga po lang nga, wanti pagbirukan nga sa balay. Sa kasalukuyan, bukid ni Sir Jerry ang kanilang nire-repair. Lugi aming agtalon na ta. Di apit iti ataw talaga nga lalo na bagyaw, good one. Ang dipindi iti apit iti marsaw na ati marsaw na apit tas di iti marsaw. Bumaba man ang kanilang ani kumpara sa nakaraan, kita mo pa rin sa kanilang labi ang matatamis ng ngiti. Kita ti may pesos mo ti karasapang ito. Ang mait na sarado ba sa ito sa tambay. Pati sida sa wakas, tapos na rin kay Sir Jerry. Pero si Lola Florenda, patuloy pa rin ang pamumulot ng palay. Sa tripulante, nagbubuhat kami ng palay, hinahatid namin sa kanilang bahay. At ang kinikita namin sa isang sako, kada 8 pesos. Sapat na rin yon para mabuhay namin yung pamilya namin. Kung hindi dahil itong bagyo na to, marami sana kaming na
re-repair na hanap na pera. Oh, kaya ako sa lang ang tripulante kasi naghanap ng pera. Dapat tama lang yung kung namin kinikita. Kita na namin, nasa kung naman, mga nasa 300. Isang araw? Isang araw. Pag malakas, di kung naman, mga 500. Sapat naman, boss. Dahil tirik pang araw at maaga silang natapos, lilipat naman sila sa bilang bukid. Oras na naman para maglakbay. Upang sa ganon, panibagong kita. Bagamat naging mabilis ang pagsulong ng teknolohiya sa nakaraang 10 taon, hindi pa rin mababawasan ang kahalagahan ng pagsasaka sa ating lipunan. Ito pa rin ay mamalaking ambag sa ating lipunan sa kasalukuyan. Malaking bahagi ng kalupaan sa Pilipinas ay nakalaan pa rin sa pagsasaka. At bagamat indirektang nakaapekto sa pangkabuhayan ng karaniwang Pilipino, mayroon pa rin itong epekto sa maraming dahil sa pagsasaka, nabigyan ng trabaho ang mga Pilipino. Init, nagtigitang nagpagpagyaw, kita, basit. Narigat, pamitig bagay, nung tutudo. Lalo nung pagpagyaw, hindi kita, kami maka-repair. Dahil mataas ang daan, huminto muna ang repair at hindi ito basta-basta susulong. Kaya kinakailangan nilang pumutol ng puno ng saging at ipunin. At kukuha ng dayamin upang sa ganun meron siyang suporta at hindi lulubog ang reaper pag susulong na sa bukid. Ang Pilipinas ay isa sa pinakamalaking exporter ng bigas sa mundo. Dahil sa mga pag-export na ito ay nakapasok tayo ng dolyar sa bansa na siya namang ginagamit upang makipagkalakal sa iba't ibang bansa. At dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ang mga Pilipino magsasaka na makatulong sa paglago ng ekonomiya. At dahil dito, nagkaroon din ng mataas na tiwala ang mga investor na mag-impok at gumawa ng negosyo sa bansa. Dahil nakadapa ang palay, mahirapan ito sa pagre-repair. Kung ito'y nakatayo, abutin lamang ito ng 30 minuto. Pero dahil nakadapa, abutin ito ng 2 hanggang 3 oras. At palubog na din ang araw, pero patuloy pa rin silang nagre-repair. Habang magandang panahon, tuloy pa rin ang kanilang ginagawa. Dahil meron na naman nagbabadya na darating na bagyo. Ay, man ni Tira Bay. Tuloy-tuloy lata na kasantik. May lata man, ibritikan. Oray, marabrab yan. Sana, kukamat lata. Dahil sa mga kami nga bagyo. Yung ayapakurami tata. Depende no ano oras kami malpastoy. At di maminsan ke agawit kami ti alas 8, alas 10, depende no malpas na di rin-repairin me at karayada kami pa eh. Yaya di pa hindi, balbalay ni direkta. Patuloy na lumalalim ang gabi at patuloy pa rin ang kanilang gawain. Ayon sa isang tripulante, malapit na silang matapos at dadalhin lahat ng sakusakong palay sa bahay ng may-ari. At handa na rin ang kanilang pagkain. Ayon sa kanilang amo, meron pa silang susunod na aanihin. Dahil habang magandang panahon, handa naman ang kanyang mga tauhan para mag-overtime. Dahil ayon sa kanila, sayang din ang kanilang kikitain. Ito na naman tayo! Kita pa rin sa kanilang labi ang masasayang ngiti. Lingid sa ating kalaman, kahit pagod na sila, handa pa rin silang magsakripisyo para sa kanilang pamilya. Tinitiis nila ang pagod, puyat at gutom para sa kanilang ambisyon. Dahil nandyan naman ang kanilang pamilyang inspirasyon. Mahirap man ang kanilang trabaho, ayon sa kanila, go pa rin ang buhay. Kaysa naman, tambay dito, tambay doon, at tagay dito, tagay doon.
Antenas Angitan di Mama Gertay, sir. 38. Jakpay na parwar pa siguro lang tay. Na pinagtalon ko, awang pa ka rin tata. Mag-isa palara na ban, sir, nga gulan. Agrao pang manay, kapagpala ka na swerte. Kalamit eh, tay sumpunwak nga pagtalon ko. Ay, apo. Diyaka mo yan ta, sir, no, at dama itay, dadamat ibagbaga na ita radyo nga at dapati farmers, barbareng at da, iti na nagpaiso. Te insurance, ginda ito kalamit eh. Ay, dakil nga tulong, sir, ano, dakil ti itid da. Oh. Lalo no, sukatanda iti, pinagtalon me. Dahil sa di inaasahan, nagbiro ang kalangitan. Unti-unting bumuhos ang ulan. Ganun pa man, handa na ang hapagkainan. Pagsasaluhan ang munting biyaya mula sa kaitaasan. At masayang nagsalo-salo bilang isang pamilya. Kahit pagod man sila, puyat ang kanilang nadarama, andyan pa rin kitang-kita ang kanilang lakas. At sigla. Patuloy pa rin ang buhos ng ulan. Ayon sa kanilang amo, tumawag ang isa nilang masuwid na suki at naghihintay at sinabing walang ulan sa kanilang lugar. Habang naghahanda patungo sa susunod nilang re-repairin, napadaan naman ang isa nilang kaibigan. Isa rin siyang nagmamay-ari ng rice harvester at kagagaling lang nila at katatapos sa nag-repair. Susulong na naman sila sa kanilang trabaho, parang susulong din sa kanilang buhay. Dahil ang buhay, bawal ang sumuko at lalong-lalong bawal ang mahinang loob. Dahil kung sumuko ka, parang sinuko mo na rin ang pangarap mo sa buhay. Patuloy pa rin ang pagsasakripisyo upang sa ganun maipadama mo sa iyong pamilya ang tunay na saya. Hindi lang tunay na saya, kundi laging sama-sama. Kahit madaming problema, basta't sama-sama at suportado ang bawat isa sa isang pamilya, mananatili pa rin ang tuwa at saya. Isang minuto bago mag-alas 7 ng gabi, nakarating sila sa kanilang huling re-repairing ngayong araw. Dahil nakadapa na naman ang mga palay, marahil mahirapan sila at matatagalan. At posibleng abutin sila hanggang hating gabi. Kinsi minutos bago mag-alas 9, nasa gitna pa rin sila ng bukirin. Patuloy pa rin ang kanilang gawain. At sila naman ang mga karyador. Tinawag silang karyador kasama ang kanilang mga kalabaw. Bawat kalabaw may kanya-kanya rin bayad at bawat sako ang kanilang kita. Sir, mano tingi tayo ti kwento, yung karyaga? Paparyas, at 15, at 20, kapapantay ame, 12. Per kaban na di, sir? Ayaw? Ure, rabi eh. Basta, palaspas ka namin. Pares lap ta? Manimit nga ko ah, pang pamilya. Anos lang. Naglalakad tayo ngayon sa gitna ng palayan para kumustahin ang mga tauhan at ating puntahan. Halos ang mga palay dito ay nakadapa na naman at ang nakatayo ay bibihira lamang. Papalapit na rin tayo sa kanilang tinatambayan
habang hinihintay ang mga sako-sakong palay na nire-repair ng kanilang mga kasamahan. Kahit gabi! Oo. Oh, masaya ba? Okay. Okay lang. Paano si na misis? Naghihintay na. Naghihintay. Importante, may kita. May kita. Ano ti trabaho mo, kuya? Okay. Una natin, no, mabaling nga bagay, mabaling mga kreador. Oh, may tigita? May at tigita. Ora no, basti tigita. Basta dakkel tigita. Libre ang makan, libre ang merenda, dapat painom na. Ay, ate ko biyak. Habang patuloy ng trabaho ng kanilang mga kasamahan, hindi mo makikita kay Tatay Nilo ang bakas ng puyat o pagod sa kanyang mukha, nananatili pa rin masaya at masigla. Tuloy pa rin ang trabaho kahit gabi lang. Tuloy pa rin. Dito pa rin tayo sa gitna ng palayan at paparating ang isang rice harvester dahil puno na naman ang kanilang makinarya dahil kailangan na lang ibaba ang mga sako-sakong palay at dadalhin naman ito ng mga karyador sa daan at sa daan mismo doon naman naghihintay ng may-ari ng palayan. Habang patuloy pa rin ang pagre-repair ng iba nilang mga kasamahan, ang may iba tulad ng isang tripulante, cellphone naman ang kanyang pinagkakaabalahan. At ang isa naman, waring may malaking pinagdadaanan. Habang wala pa ang rice harvester na magdadala ng mga sako-sakong palay, yung iba nagkukwentuhan naman. Ganyan lang ang buhay sa gitna ng palayan. Ika nga nila, gumagawa ng kahit ano, wag lang boring ang maramdaman. May mga parte na ang mga palay ay nakatayo naman, kaya ang rice harvester hindi siya mahirapan. Mas mabilis ang kanilang trabaho at lalong mas mabilis ang kanilang pag-uwi. Mas lalong matutuwa ang matripulante, mga bagger o mga operator. Sa ganun paraan, mas maaga silang makauwi. Pero sa kasalukuyan, malapit nang maghating gabi. Ganun pa man, kahit makauwi sila bago maghating gabi, ang importante, makapagpahinga at makatulog silang sandali. Dahil kinabukasan, kung magandang panahon, tiyak para naman silang mga lagari. Lagari dahil sa trabaho nilang napakarami. Kahit ganun karami, maganda naman ang sukli. Palalim ng palalim ang gabi at patuloy pa rin ang kanilang pagre-repair. At sa kabilang dako, patuloy pa din sila dahil meron na naman nagbabadyang parating na bagyo at maapektuhan ang probinsya ng Isabela. Lumakas pa bilang typhoon ang bagyong Quinta habang papalapit po ang... At kung sakaling maabutan na naman ang bagyo, tsak, tutumba na naman ang mga ibang palay. Mahirapan na naman ang mga repair at hindi lang yun, kundi kawawa din ang mga may-ari ng mga bukirin. Dahil sa sobrang baba ng presyo ng palay, lalo pa itong bababa. Kasi ang mga palay na natumba, bukod sa mangingitim, masisira pa. Mas lalo silang mga kawawa. Dahil karamihan sa mga buyer, pag ganun nangingitim at basa ang mga palay, ayaw na nilang bilhin. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagre-repair.
dahil tuloy-tuloy pa rin ang kanilang hanap buhay. Kahit sa gitna ng dilim at sa gitna ng palayan, wala pa rin silang inda o nararamdaman. Tuloy-tuloy pa rin dahil ang iniisip nila ang kanilang mga pamilya. Mga pamilya nilang nagpapalakas ng kanilang loob at nagiging motivation nila para magsumikap at tuloy pa rin ang trabaho. At ayon sa kanila, kung pamilyang pinag-uusapan, gaano man kabigat ang trabaho, tuloy-tuloy pa rin ito. Walang inuurungan, walang kinakatakutan at sugod pa rin ng sugod. 12 minutos bago mag-alas 10 ng gabi at sobrang dilim na dito. Tanging flashlight lamang ang nagsisilbi naming ilaw. Bukod doon, patuloy pa rin ang paghahakot ng ating mga karyador. Sobrang nahirapan na rin ang isang kalabaw dahil sa sobrang dami ng kanilang kinakarga. Pero ganun pa man, kayang-kaya pa rin ayon sa kargador at nagmamay-ari ng kalabaw, tuloy pa rin ang trabaho. Bawat sakong palay na kinakarga nila, kinakamada at inaayos para malaman nila kung magkano ang kikitain. At sa wakas, sa hinabahaba ng oras, natapos na din sila. Oras na para magpahinga. Pero sa kasalukuyan, kailangan muna nilang ayusin ang mga sako-sakong palay at ikamada para malaman nila kung magkano ang kikitain ngayong gabi. Samantala, may nagapas dati pa. Bukod sa natumba para hindi masira. Ngayon, ang gagawin nila, isusubo lang nila sa rice harvester upang sa ganun mailagay at maisako na. Alas 15 na ng gabi, patuloy pa rin ang pagsusubo nila ng palay sa rice harvester habang umaandar. Ayon sa may-ari, ginapasan nila ang mga palay noong nakaraang linggo dahil sa sunod-sunod na pag-ulan para maiwasan din masira ang mga palay. Dahil basa ang mga palay, pinapagpag nila ang embudo ng rice harvester at hindi maiwasan maimbak sa loob. Minsan, ginagamit nilang kamay nila para mailabas lahat ang mga palay. Dahil tapos ng kanilang trabaho, inihahanda na nila ang mainit na lugaw at may kasamang nilagang itlog. Bilang merienda nila bago sila umuwi sa kani-kanilang bahay dahil kinabukasan meron na naman silang trabaho. Pinagmamasdan ko habang sila'y kumakain. Nakikita ko at ramdam ko ang kanilang pagod. Pero kung titigdang mo sa kanilang mukha, parang walang nangyari sa hinabahaba ng kanilang trabaho. Andyan pa rin ang kanilang ngiti sa labi. Sa kabilang banda, parating na rin ang ibang grupo. Dahil nag-report ito sa medyo malayo. Kaya maunang grupo, nauna na silang kumain. At sila'y susunod na rin. Ito na lahat ang kanilang naani. Kinakausap na nila ang may-ari para malaman nila
kung ilang sako ang kikitain nila ngayong gabi. Dahil tapos ng usapan, oras na para ikarga ang kanilang kita. Bagamat maliit man ang kinita ng may-ari kumpara sa nakaraan, at kokonti man ang kinita ng may-ari ng rice harvester, nagpapasalamat pa rin sila sa puong may kapal dahil sa kanila malaking biyaya pa rin ang kanilang natanggap. Nagpapasalamat din ang may-ari ng rice harvester sa lahat ng kanyang tauhan dahil kahit anong oras andyan pa rin sila suportado magtatrabaho kahit saan. Patatawag natin silang mga tunay na bayani kung hindi dahil sa kanila wala tayong maayos at magandang ani. Saludo ako sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyong kasipagan. Kahit pagod na, tuloy pa rin ang serbisyo, tuloy pa rin ang trabaho. Sa inyong mga sakripisyo, hindi lang para sa inyong pamilya, kundi para rin sa trabaho at higit sa lahat para sa inyong amo. Handa rin magpuyat para lang sa ikakabuti ng nakakarami. At higit sa lahat, kung hindi dahil sa inyo, hindi mapapatakbo ng maganda ang serbisyo. Oras na lang uwian, lahat ay naghahanda na para makauwi sa kanilang tahanan. At kami nagpapasalamat sa puong may kapal dahil nakaani ng mabuti at walang nangyari at makakauwi na safety. Rap sa pakiramdam na makikita mo ang buhay magsasaka na hindi alintana ang pagod at puyat sa gitna ng kadiliman at sa gitna ng palayan, tuloy pa rin ang kanilang serbisyo. Ngayon, alam na natin ang hirap at pagtitiis ng buhay magsasaka, kaya bigyan natin sila ng halaga dahil sila ang nagpapakain dito sa mundo. Madungis, pangit, mabaho, yagit at kung ano-ano pa, iilan lang naman yan sa mga napakaraming negatibong bagay na siyang ating napapansin at nasasabi habang tinitingnan natin ang kanilang sitwasyon. Malimit nating hindi maunawaan ang kalagahan ng kanilang paghihirap na sa likod nito'y napakalaking kontribusyon sa ating bansa. Wala tayong malawak na kaisipan, lagi nating minamaliit ang kanilang ginagawa at ang masaklap kinukonsidera natin isa sa pinakamababang level sa pagtatrabaho ang pagsasaka. Hindi man lang natin mailagay sa ating mga isip ano kaya ang magiging larawan ng bansang ito kung wala sila. Napakalawak at sobrang laki ang naiambag at maiambag ng ating mga magsasaka sa ating komunidad, sa ating bansa at sa buong mundo. Kaya nararapat lamang na bigyan natin sila ng pagpupugay at halaga bilang kapalit ng kanilang pagpapakahirap sa kabukiran. Ang pagiging marumi sa paningin, yung mga paang mapuputik, mga tsinelas na kainipis, magutay-gutay na damit at ang mga pawis na hindi natutuyo ay ang mga sumbulo kung bakit mapahanggang ngayon tayo ay nakakakain, may masisigla at malakas ang katawan. Huwag nating kalilimutan, lagi natin ilagay sa ating kaisipan ng pagbibigay halaga ay napakalaking bagay upang sila ay hindi mapagod na magbahagi ng mga produktong agrikultura at higit sa lahat ang buhay. Alas 10:55 ng gabi nang sila'y makauwi. Salamat at makapagpahinga na sila. Bagamat pagod at puyat, handa pa rin silang magtrabaho kinabukasan. Ganyan talaga ang buhay magsasaka. Hindi sila sihinto hanggat magandang panahon. Hanggat may araw, tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo. Hanggat may serbisyo, tuloy-tuloy pa rin ang buhay. Hanggat may buhay, tuloy-tuloy pa rin ang saya. Hanggat may saya, andyan ang buong kapamilya. Hanggat may kapamilya, nandyan ang kapatid. Hanggat may kapatid, andyan ang kapuso. At hanggat may kapuso, buo ang mundo. Mula sa probinsya ng Isabela, ako po si Lloyd Galicia. Maraming salamat at natunghayan ninyo ang buhay magsasaka. Hanggang sa muli,
Magandang gabi sa ating lahat. Bye-bye.